Hey guys, good morning and welcome to another El Nido vlog. So as you can tell, kakatapos lang namin mag-prep up, naligo kami agad pagkagising and nagbihis. It's past 8 na, almost 9. 9 yung start ng tours, pero magbe-breakfast muna kami before going to the tours. Kagaya ka nung na-mention ko last vlog, inarkila na namin si Kuya na nasakyan namin tricycle kahapon para siya na lang yung mag-atid sa amin doon. Kasi yung tours namin today is medyo chill-chill lang, hindi kagaya kahapon ng mga island hopping, nakakapagod. Ang effort mag-OOT dito, tumayo ako sa upuan kasi wala silang full-length mirror nga. But this top that I'm wearing is from Forever 21 and yung shorts na to is from H&M. And then, di ko alam kung ano yung gagamitin yung sleepies, pero probably yung brown pa din kasi hindi bagay yung white. Ang dewy tingnan ng face ko, medyo oily tingnan kasi naglagay na ako ng sunblock, guys, para pagdating dun sa beach, ready na tayo. And then, ayun, if you're planning to go here in El Nido and if you want to find spots wherein chill lang, hindi masyadong nakakapagod. For example, pagod na kayo sa activities, sa islands, island hopping, ganyan. Then be sure to watch until the end kasi yun yung goal natin today. Medyo chill lang kasi pagod kahapon. And then, ayun lang. Samahan nyo kami today, guys. So first order of the day is of course breakfast and I'm having carbonara, tapa, and bread. And iniintay ko lang yung omelette na pinrepare nila. And ito naman yung kay Ben. So we're done with the first order of the day which was food and now andito na si Kuya. And pupunta na kami dun sa Nakpan Beach. Dun yung first stop natin, guys. It's a long beach. Sinabi ko na yung last vlog. Pero ayun, papakita ko sa inyo later, guys. So we finally arrived here at Nakpan Beach. Grabe, sabi ni Kuya 20 minutes and naaalala ko kahit 2 years ago na ako nagpunta dito na ang layo nung biyahe. So hindi ko gets bakit 20 minutes yung sinabi niya. Anyway, umalis kami ng 9-ish doon sa hotel and dumating kami ng 10-10. So definitely hindi 20 minutes yun. Siguro almost an hour. And eto na siya, guys. Ang ganda ng weather, nakakatuwa. Tapos yung kuya na nirentan namin ng tricycle, doon lang siya, magstay lang siya doon. Kahit anong oras daw namin gusto umuwi, okay lang. And yung fee sa kanya is supposedly 1,500 daw, pero 1,000 na lang, diba? So ayun, 1,000 na lang. Eh, naganda, grabe. Nakakatuwa. Ang ganda yun eh. Kaso sabi ni ko yung tricycle driver kanina, yung part kasi na to, yung parang bundok na yan, napapanik yan dati. Tapos makikita mo yung view nung kabilang beach. Kasi parang twin beach to eh. Magkatabi sila na beach. And kapag umakyat ka dun, sobrang hangin dun, guys. And naakyat ko yun 2 years ago. And ngayon daw, yung may-ari nung parang bundok, parang kinlose na siya. So hindi na pwede. Sayang naman. But anyway, ang ganda pa din. So ayan, ang init na ng araw. Pero yung first goal namin dito, guys, is mag-take ng photos kasi wala pa kaming matinong photos since yesterday. Lahat taken sa phone. So gagamitin namin ngayon yung camera. And sana makakita tayo ng magandang spots kasi the last time I've been here, ang daming Instagrammable spots. Sana buhay pa sila and maganda pa sila.
Pagkatapos lang namin mag-swimming, guys. And ang sarap ng tubig, kaya lang sobrang alat niya, hindi kami makadilat. So, hindi kami makapag-swim masyado. Sakit niya sa mata sobra. Tapos kanina nung papunta kami dito, merong area doon bago ka makapasok na kailangan ilista mo yung name mo. And sabi ni Kuyang nandun, diretso daw kasi ito sa West Philippine Sea. So, kailangan hindi masyadong lumayo daw hanggang mga konting inches above the bewang lang. Kasi bukod dun sa wave sa taas, meron pa daw wave yata sa ilalim. Which is delikado kapag napalayo ka ng sobra. So, hindi daw pwedeng lumayo ngayon. Grabe, nakakagutom yung init. So, siguro hanap muna tayo nito ng makakainan. Tapos, ito palang area na inuupuan namin ngayon. Hindi siya free. Kailangan magbayad ka ng 200 per chaise. So, isa lang yung kinuha namin kasi hindi naman kami magtatagal dito. Pero, ayun. So, naglakad-lakad kami dito, guys. Naghahanap kami ng makakainan and nakita namin dito pala yung parang maraming tao. Meron dito yung nakalagay na, ayan, I love nakpan. So, tapos meron dito yung mga, may mga restaurants kami nadaanan and meron din dito parang bar. So, check out natin kung saan tayo pwedeng kumain. So, ayan, guys, dito na lang kami kumain sa San May and maganda kasi yung feels niya dito. Although, parang ito yung pinaka-high-end na restaurant na nakita namin dito. Siguro medyo mahal siya. Nakakatuwa, meron silang mga health bowls dito, guys. Yung sikat na sikat sa Bali, Indonesia. So, meron silang variety. Tapos, ang ganda din ng selection ng food nila. Although, medyo pricey sila. So, ayan. Mukhang masarap sila, oh. Tapos, madami din silang mga drinks na available. Ayan. Meron silang mga cocktails, island mixes. Ang ganda ng presentation, diba? A few minutes later. So, here's our food, guys. Here's my healthy bowl. And I have here watermelon juice. I mean, watermelon shake. And ito yung avocado variant nila. Tapos, yung kay Ben, wala pa yung food niya. For dessert, we're having mocha crumble and mukha siyang masarap, guys. So, kain tayo! Hours later. Yo guys, so we got back about 2 hours ago. Pagkatapos namin makabalik, nagpahinga kami saglit. Medyo umidlip kami and then ngayon, nagligo kami and then nagpalit kami ng suot na damit. So I'm wearing a different polo now. This orange polo na printed is from SM Youth and yung shorts ko is again from H&M. So yung pupuntahan natin ngayon is a parang cafe or restaurant yata sila. I'm not really sure. Pero merong overlooking ng sunset ni El Nido doon. Sobrang excited ako kasi right after I uploaded my first ever story na nakatag kay El Nido dito sa pagdating namin sa hotel, nag-message yung Instagram page nila and sabi nila i-check out daw namin yung cafe nila kasi meron daw magandang sunset doon. And I saw their feed. It's really, really nice. So I'm really excited to see the sunset dito sa El Nido. So I sent them a message, guys. Sinabi ko kung paano pumunta dun sa cafe nila and then they gave me a graphic na merong directions going there and apparently dito pala talaga yung daan. Yung sa tapat kasi namin is the Las Cabanas Beach and dun yung daan, bababa kami dun and then may mga tinuro silang directions na sana makita namin. So ayun. So ayan, bababa lang tayo ulit dito and then dun sa may leftmost lang daw siya. Ayan sila, guys. Doon lang siya. And ito yung beach. Dito kami nagpunta nung time na nag-tours kami. Yung island hopping. Pero doon yung El Nido na bird nest. So ayun na yung orange pearl, guys. And ito yung makikita nyo. May mga bato-batong something dyan. And sabi, lagpas daw ng konti pag may nakitang coconut something, magtanong na lang daw. So, asaan? So, dun lang daw, guys, sa may bangka-bangka na yun. Then, kakaliwa. So, dito daw, kakaliwa. Saan kaya? Birdhouse. So, literal, guys, na parang bundok yung pupuntahan. Para kami mag-hike ngayon. Dito yung daan niya. Kaya pala kami pinagtatanong. Kasi hindi mo expect na meron dito attraction, no? Creepy dito pag gabi. Wala man ilaw. Ano yun? Hala, ang creepy.
Grabe no, naisip pa nila dito talaga magtayo ng gantong attraction. Effort. Dito daw eh. Parang papunta kami dun sa mga ano. Cannibals. Cannibals. Paano tayo lalabas mamaya? Madilim na. Dito? Ito. Feeling ko ito na, yung may paakyat. Ayun. Ayun siya guys. The birdhouse. You made it to the birdhouse. Let the adventure begin. Wow. Kaya tayo. Grabe, hike pala ito. Di man kami nasabihan. Grabe yung daan. Ha? Paano tayo babalik? Ala. Literal na taas pala siya. Parang mag-hike ka pala talaga. Umapit pa kami. Grabe. Ay. Taas guys, pagod na ako. A few minutes later. Stop. Beautiful paths can't be discovered without getting lost. Ito na pala siya guys. So ayan, meron silang yoga. And ito na yung pinaka-restaurant. Oh my god. Ang ganda ng feels. It's open. So here's how the place, I mean the restaurant, looks like. Ang ganda niya guys, grabe. Sobrang worth it and na-imagine ko na yung sunset. Meron siya dito overlooking oh. Ang ganda niya. So ayun guys, apparently on team pala tong si Ben kasi pareho sila ni ate ng suot na print. But anyways, we just finished ordering our food and meron pala silang ino-offer na glamping. So may accommodation sila. May restaurant sila and they offer such an amazing view of the sunset here. So it's really really nice with the all the pagod going up. So ayan guys, meron silang labas. Ganda ng view, grabe. Sayang may katao kasi nakakahiya. Ganda talaga ng view dito guys. Upo ka dyan no. Tapos mamaya daw kapag madilim na, meron silang s'mores doon. So nice. So here's our food, garlic butter shrimp sa akin and Vietnamese iced coffee and kay Ben naman ay squid. So we just finished digging in our food and naghihintay na lang kami ng sunset. Grabe. Kapag nihintay mo siya, ang tagal-tagal niya. Pero kahapon, nagulat na kami, sunset na bigla. Pero minsan nakakatuwa yung mga gantong moments, no? Yung wala ka naman sa, ano ba yan, may epal. Yung wala ka naman ginagawa, nakatunganga ka lang. Pero ang ganda ng view, wala lang, parang ang saya nung gantong minsan. Mas masarap pa minsan talaga yung chill, eh. Anyway, yun naman yung goal namin for the day. Kasi nga naisip ko, pag nag-sobrang extreme activities na naman kami today, baka sobrang mapagod kami. Kasi nga, pagod na yung araw kahapon, tapos pagod na naman. Mas maganda siguro pagod, chill. Tomorrow actually, full day pa kami dito kasi the next morning pa kami uuwi. So hindi ko pa alam kung ano gagawin namin tomorrow. We're thinking of taking another island tour. Siguro yung tour D kasi nabasa ko sa vlogs. Medyo mas chill daw yun kung gusto lang daw na mag-chill and mag-beach. Mas okay daw yung tour D. We'll see. Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin namin. Naghahanap kami sa internet pero wala na akong ma-search yung mga iba kasi napuntahan ko na 2 years ago. And hindi sila yung places na babalik-balikan mo. So, yung ako naman i-suggest sa inyo yung mga places na hindi ko nagustuhan. So, skip na lang namin yung ibang ganun. Pero ayan, meron silang mga board games guys. And merong songka dun. Songka tayo. So, we're still here at the birdhouse. So guys, ang suki ng mga tae ng ibon. Nataiyan na naman ng ibon si Ben. Grabe, pabalik na kami. Paalis na kami. And ayan, nataiyan pa siya ulit ng ibon. Grabe lang.
3 hours later. Hey guys, please don't mind my messy hair. Nakatulog na ako. Bumalik kami siguro about 2 hours or 3 hours ago. Natulog kami agad kasi hindi ko alam. Sobrang antok na antok kami these days. Siguro nagbabawi ng tulog kasi nga, alam niyo naman, office life dapat laging maaga gumising. Pero ngayon, nagbabawi ng tulog. I'm so happy because when I woke up, I checked my YouTube notifications and I found out that we finally reached 4,000 subscribers. From the bottom of my heart, guys, thank you so much for all the 4,000 amazing people who have subscribed to my channel. Thank you so much, guys, sa inyong lahat. And thank you so much sa panonood, sa lahat ng nanonood. Thank you so much, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, be part of the family. Just click the button down below, yung subscribe and yung bell sa tabi niya, para ma-update ka every time may upload tayo. And just after seeing that, I thought it's time to celebrate kahit konti lang. So, I ordered some pizza. Nanonood pala kami ng TV. Huwag nyo nalang pansinin kung maingay. Sorry, guys. Pero this is the pizza that we ordered. This is the salami picante and it smells amazing. Sana masarap siya. Hopefully, masarap siya. Yay! Oops! Thin crust. Crispy na. Malansa siya. Ako lang. Harap naman. Pagbalik na pagbalik namin ng prek, mag-gym kami. Dami namin kinain, wala kaming ginawa kundi kumain, pagod, matulog, kumain. Grabe. Marami nagme-message sa akin, nagtatanong, mga friends ko din nagsasabi, ba't di daw ako magmukbang? Kaya lang kasi, guys, alam nyo naman, kakaregister lang namin ng Gold's Gym membership. Grabe, kumakain ako na sinasalita. So, ayun, kakaregister lang namin ng Gold's Gym na 1 year membership. And, hopefully, mapanindigan. Kasi sayang yun, Diyos ko, hindi naman siya sobrang mura lang. Samahan niyo ako sa aking fitness journey. Fitness journey pero kumakain ng pizza. Wala ka man lang contribution sa vlog. Ang dami nagme-message sa akin, guys. Kapag nagme-message sa akin nanonood ng vlogs, laging naka-mention si Ben. Sabi nila, show more of Ben. Magpakita ka naman. Guys, huwag na kayong umasa magpakita si Ben. Wala siyang career sa vlogging. Camera shy po siya. Huwag natin pilitin kung ayaw. Pabigyan niyo na ako, guys, kasi birthday ko naman sa Monday, November 5. I'm turning 19. Wow. I'm turning 25. Sabi nila kapag nag 25 ka daw, maraming magbabago sa'yo mentally. Hindi ko alam kung totoo yun. Yung mga nag 25 and above na dyan, comment down below kung ano yung mga na-experience nyo after reaching 25 years old. Siguro yung mga ano, no? Hindi ko alam. Hindi ako magsalita. Ano kasi movie yan? So we just finished eating kanina, nag-video call kami nila daddy. Hindi ko na-vlog, pero ayun, nakapag-decide na kami na mag-tour ulit kami, mag-island tours ulit kami for tomorrow. And nag-iisip lang kami kung ano, kung tour C ba or tour B. Nag-search ako kanina, pero parang mas maganda yung tour C. So tingnan natin, baka tour C na lang, abangan nyo sa susunod na araw na vlog. Actually, kanina pa ako nag-iisip kung anong tips yung mga ma-i-share ko sa inyo for today. Pero siguro yung ma-i-share ko lang sa inyo is huwag nyong masyadong bugbugin yung sarili nyo in the sense na pagsunod-sunodin nyo yung mga nakakapagod na tours. Kasi lalo na kami, 5 days kami dito. So, hindi namin alam kung ano yung mga gagawin namin actually na iba. I mean, maganda kung sa maganda yung mga island tours. Kaya lang, nakakapagod tsaka nakakasawa din kapag kasunod-sunod, diba? So, ayun, nagpahinga kami today. Nag-chill-chill lang kami para makita naman namin yung mga places na, alam mo, other than the islands na alam naman natin na maganda na. And ayun, it was nice naman. It was a chill day. It was a laid-back day na sobrang chill lang and relaxed na. Alam mo yun, minsan masarap din kasi yung ganito na wala kang iniisip na pagod and chill-chill lang, relax lang, ganun. Kapag siguro mag-island tours kayo, guys, magdala kayo ng mga insect repellents kasi ang daming mga kung ano-anong insects na nandoon, kung ano-anong pests na nandoon. So, syempre, mas maganda na safe kayo. Maglagay kayo ng mga insect repellents para di kayo makagat ng mga kung ano-anong insekto na yun. And kung possible, magsuot na rin kayo ng full gear na rash guard para safe kayo sa mga jellyfish, sa mga planktons, ganyan. Although yung mga iba sa inyo, baka kagaya ko na never ako magsuot ng ganun kasi para sa mga picture best. Pero syempre, maganda pa rin yung safe. So, ako, ang ginagawa ko, kasi nga, gusto ko mag-picture, hindi na lang ako masyado nagsuswimming-swimming dun sa dagat kasi nga, delikado sa mga jellyfish. Tapos, mag-ingat kayo nga dun sa mga corals kasi sobrang tatalim ng mga corals, guys, as in.
Tapos kung pupunta kayo ng Nakpan Beach, humanap na lang kayo siguro ng mga drivers na tricycle na mag-o-offer ng mas murang rate. Kasi yung iba nag-o-offer ng 1,500, yung iba naman 1,000. Kami kanina 1,000 daw, yung cheapest na rate na kaya nilang i-offer. And so far, yun naman yung nakita ko na cheapest. Hindi ko alam kung meron pang mas mura dun, pero may nalaglag. Ano yun? Nakatulog si Ben habang nagde-Netflix, nalaglag yung phone niya. Anyway, ayun, kung magnanakpan kayo, mura na yung 1,000. Hindi ko alam kung may mas mura pa, pero humanap na lang kayo, makipaghagel na lang kayo kung ano yung cheapest na kaya nilang ibigay. Naantok na ako. Grabe, sobrang bilis ng mga araw kapag nagta-travel ka na hindi ko na napansin na nandito kami Thursday, tapos ngayon ay Saturday na. Grabe, last full day na namin bukas, guys. And uuwi na ulit kami. Back to reality na naman. Wala lang kapag nag-work ka kasi sobrang tinetreasure talaga yung mga gantong araw na hindi ka nag-work ng weekdays. I mean, di weekday ngayon. Yung mga gantong chill na araw. Sobrang hanap-hanapin mo kapag nag-work ka. In fairness sa hotel, guys, okay yung internet nila ngayon. Ngayon lang, yung 2 days na nandito kami, ngayon lang umokay yung internet. Buti na lang umokay sila kasi medyo, ayun. Pero bukas yung goal namin will be, yun nga, mag-island tour kami and then mamimili kami doon sa kanilang town proper ng mga pasalubong. Fingers crossed, mabili namin lahat ng kailangan. Sana makakita kami nung mga pinapahanap nila, mami, ganyan. And mag-ayos kami. Naluluan ako sa antok. Anyway, so dito ko na ikakat yung vlogs, guys. Kung may maisip ako ng mga tips pa, isi-share ko na lang siguro sa next vlog natin kasi sobrang napipikit na yung mata ko, na antok na ako, nagluluha na ako. With that said, thank you so much for watching today's vlog. I hope na-enjoy nyo to kahit chill-chill lang and sana may mga na tips kayong natutunan. Again, happy 4,000 subscribers to us, and again, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo sa baba and click nyo na rin yung notification bell para notified kayo every time we upload new videos. If you have questions, don't hesitate to comment them down below and itatry kong sagutin yan. Kung hindi ko man masagot agad, sasagutin ko pa rin yan on the coming day. So wait lang kayo, guys. Sorry. And again, thank you so much for watching this video and I hope to see you on the next one. Bye, guys!